Yo, ito po yan. Ito pong pa-premium natin, ibinigay ho natin niya, marami hong tumanggap. Siya na lang ho, hindi nakakakuha at wala pala siya sa Pilipinas. Oo, yun nga hong FLM choice ko, na imbis na 5,000, ginawa ko pa 10,000. 10,000. Ang premium nito, 30. Oo, kachap-chap siya ni Sigaw Legitimo. Ngayon, sabi ko, claim your price Monday to Friday. Bigla siyang nakipag-communicate at sabi niya ay after lockdown. So, ka-video call ko, sige, hihintayin kita after lockdown. I extend my decision na after lockdown, pwede mong kunin. Eh, tapos ngayon, magbibideo na kaysa wala siyang pambili ng ticket, blah, blah, blah. But problema ko ba yon? Alam ka naman, tikitan pa kita. Di ba? Ngayon, i-extend ko. Nanay mo lang ang pwedeng kumuha. At kailangan may authorization mo. Eh wala ho nagpapapremyo ng ganyan, karamihan diyan na ano yan, forfeited diyan. 'Di ba? Kaya nga po. Baka kumukuha ng attention naman yan sa 'yun ang sa mga karamihan ng mga Oh, ganito. Dahil diyan sa ginawa mong hindi maganda, mag-public apology ka sa akin. Kapag ka hindi ka nag-public apology, ito tandaan mo. Hindi na kita pwedeng hindi ka na pwedeng sumali sa akin kahit anong gawin mo. Mas malaki yung pa-contest ko sa susunod pero hindi kita pasasalihin. Hindi pala maganda pagkatao niyan. Ay nakipag-usap na sa akin niya, sabi niya after lockdown tapos kaya maglalabas ng video na ganyan ganyan. Pwede mong kunin to, walang problema, bibigyan pa kita, i-extend ko hanggang after lockdown kung gusto mo. Pero kung hindi mo makukuha, magbigay ka ng authorization mo sa nanay mo o sa kapatid mo. Ha? Opo, gawa namin. At narinig niyo ba ang yung video niya po? Okay na. Tingnan nga natin, pakinggan nga natin. O eto mga kaibigan, pakinggan niyo to. Eto ho yung nanalo ng 30,000, yung Jereya. Actually ho, dapat ito, disqualify ho ito eh. Bakit? Nauna ho siya ng 10 araw mag-post. At konting-konti lang yung lamang niya kay Sigaw Legitimo na nahuli ng 10 araw nung mag-post. Ngayon, ito po, pakinggan ho natin. Hindi ko pa napapakinggan kaya ayoko munang ano. Ito ho ay tumawag at sinabi niya na hindi ho niya, wala ho siya sa Pilipinas. So after lockdown na lang daw ho niya nakiusap. So sabi ko, ang premyo ho ay nandito kay Mr. Dava. Na kay Bricks ho yung kanyang premyo at hinihintay ho siya. Dapat Monday to Friday. Ngayon, sinabi niya, after lockdown, nakiusap. So, pumayag ho itong si Bricks na after lockdown na lang makuha yung premyo. So, walang problema. Payag ho kami. Ngayon, ito, bigla nag-video. Pakinggan ho natin. Pa? Sabi siya na, hindi nila po yun. Bubuhay sa kanya. Since hindi na po makatayo na maayos yung baga, hindi na po makalakad, hindi na po makapagsalita na maayos. Wala akong trabaho yung nanay niya. Umaasa lang din po sa mga bigay, sa mga tulong ng ibang tao. Kaya po, pinilit kong makasali sa lahat ng mga competition na nakikita ko sa Facebook. Sarap competition, halos sinasalihan ko po lahat. Para matulungan itong bata na to. Lahat ng premium na makukuha ko, bibigay ko sa kanya. Pero sa ibang mga palaro, hindi po tayo pinapalad. Kaya hindi po ako tumigil makapagsapalaraan. Makukuha ng premium para may bigay sa kanya. At dito po sa isang... Una, Mr. Jereya, hindi ka sumali sa akin. Okay? Nagbigay ka na ng kanta, hindi pa ako nagpapalaro. Ako ang nagsali sa iyo dahil natuwa ako sa kanta mo. Liliwanagin ko ha. Wala kang sinalihang palaro sa akin. Gumawa ka na ng kanta, yung kanta mo 1 linggo na. Na 1 linggo na yung kanta mo. Pero dahil natuwa ako sa kanta mo, sabi ko kay Yama, sige, isali niyo na lang 'yan. Hindi mo naman expected na kasali ka, tama? Oo. Kaya 'wag kang magiiyak-iyak at magiiinarti diyan na parang sinisiraan mo pa kami. Hindi maganda 'yan. Ang tingin ko sa inyo, balatuba ka pagka ganyan. Nagets mo? Una, ulitin ko, gumawa ka ng kanta. Yung kanta, nakita ko. May una din gumawa ng kanta. Natuwa lang ako. Ha? 1 linggo na yung kanta mo sa internet bago ko nagsabi na yung mga small rapper,
bibigyan natin ng premyo kung sino pinakamaraming like. Ha? Nung araw na yon, yung kanta mo, 10 araw na sa internet. So what I did is, sabi ko, maganda kanta niyan. Sige, i-share nyo, isali nyo na yan. Baka makakuha pa. Tama? O, pakinggan natin. Cesar Contes dito kay Sir FLM. Finish ko po talaga to. Sinikap ko, ginawa ko siya inspirasyon para manalo. So, nasubit ko naman po yung panalo. Ako po yung champion. Nakakuha po ako ng 1,100,000 maigit. 1,100,000 views. Let's go to the bottom line, Jireya. Ulitin ko, hindi ka sumali sa palaro ko. Hindi pa ako nagpapakontest yung kanta mo 1 linggo na. Ha? Natuwa lang ako sa kanta mo. At nung may kumanta, ha? Sabi ko, ang dami nag-alay ng kanta. Sabi ko kay Yama, sige, total, gawa ng kanta yan nang may pakinabang yung kantang kanilang ginagawa. So, nag-allocate ako ng pera para dyan. A total of, 75 yon. Plus 10,000 doon sa FLM's Choice. So, 85,000. Yung 55,000, nakuha na nila. Ikaw na lang dahil nga may ka-chap-chap ka. Hindi ka sumali. Isinali ko na lang yung kanta mo because I put you into consideration. Now, nung nag-announce ako ng mga nanalo, sinabi ko pwede nyong i-claim yung inyong prize Monday to Friday. Bigla kang nakipag-communicate si Yama. Tinahinanap kayo ni Yama, pinapupunta kayo rito, ang sinabi mo, wala ka sa Pilipinas. Ang sabi ni Yama, paano yan? Ang sabi ko, kung wala ka sa Pilipinas, yung premium mo, ibibigay natin doon sa mga ibang rapper. Hahati-hatiin natin doon sa mga ibang rapper. Okay? Ngayon, sabi mo, sir, baka ho pwede, nakipag-video call ka sa akin, na baka pwede, after lockdown, uuwi ako para makuha. Which is, hindi naman ho dapat po pwede, pero dahil nga ho, ang sa akin lang naman, ikaw yan eh. So, pinagbigyan ko na makuha mo after lockdown. Tapos ngayon, magbibibidyo ka na para kang kinakawawa. Abnormal ka pala eh. Ha? Abnormal ka. Parang iniisip mo, inaargabyado ka. Una, hindi ka sumali, kasinungalingan yan. Ako lang ang nagsali sa kanta mo dahil natuwa ako sa kanta mo. Bago pa ako nagpa-contest, bago pa ako makaisip na magbigay ng premyo, yung kanta mo 10 araw na pumapailan lang sa YouTube. Kaya sasabihin mo, may paiyak-iyak ka pa, nasasabihin mo, sumali ka. Hindi ka sumali, ungas. Ako nag-share sa kanta mo, kaya maraming views yung kanta mo. Tolongis pala to eh. Bugok din to eh. Ngayon, nagpapaiyak-iyak ka para maging magmukhang kaawa-awa ka sa tao. Abay, gago pala to eh. Ha? Tignan nyo yan mga kababayan. Ito hong si Jireya. Baka meron po tayong bigas pwedeng ipamigay sa kababayan natin. Ulitin ko po ha. Ito pong Jireya. Nung ako po'y nasa Green Meadows, nung unang lockdown, yung unang putok, yan po ay March 20 ata o March 30. Hindi ko na matanda. Basta sabi ni March. Pinakita sa akin, boss, may nag-aalay siya ng kanta. Ayun na yung Jireya. Ba, maganda, sabi ko. I-share mo nga sa wall ko. I-share ko sa wall ko yan. Kung makikita nyo. Now, the following day, may mga kumanta. Lumipas ang linggo, may kumanta ng kumanta, daming kumanta. Sabi ko dito kay Yama, ano ba yan? Sabi niya, boss, kanta, alay siya, pakinggan mo. Natuwa ho ako. Doon sa tuwa ko na yun, sabi ko, sige, ligyan nga natin ng premyo kung sino may pinakamaraming views. Ayan ha. O ngayon, paano itong nauna? Sabi ho ni Yama, na ano, dapat hindi ito kasali kasi dapat sabay-sabay sila mag-upload. Eh ngayon, sabi ko, ako naman may consideration. Sabi ko, nag-effort na yung mga yan. Sige, isali mo na. Kaya yung sinasabi ni Jireya na sumali siya sa akin, sinungaling ka, ako nagsali sa'yo. Pakinggan uli natin, ha? Ngayon, pakinggan natin. May paiyak-iyak ho, nakaka-battery pa, parang tayo pa masama, Lahat ng premium na kukuha ko,
bibigay sa kanya. Pero sa ibang mga palaro, hindi po tayo pinapalad. Kaya hindi po ako tumigil makapagsapalaran, makakuha ng premyo para may bigay sa kanya. At dito po, sa isang palaro na sa sarap contest na dito kay Sir Evelyn, finish ko po talaga to. Sinikap ko, binuha ko sa inspirasyon para manalo. So, nasubit ko naman po yung panalo. Ako po yung nag-champion. Nakakuha po ako ng 1,100,000 mahigit. 1,100,000 views mahigit po. Nakuha kong views. Hindi nga masabi kung ilan yung views niya eh. Di ba? Tapos, sa, ito po kasi pinakamasakit sa akin. Ito po yung naging may hirap sa akin. Nandito po kasi ibang bansa. So, kinausap ko po yung site nila sa FLM kung paano ko pumukuha yung price. So, hindi po sila pumayag. Hindi po sila pumayag sa na makuha ko yung price na hindi ako pupunta doon. Kailangan ko po makapunta doon sa Pilipinas. Kailangan ko makauwi sa Pilipinas. Malay ko bang nasa ibang bansa ka, ungas ka? Maghanap ka na nagpapapremyo na iba yung na iba yung kukuha. Kapag nakakita ka ng papremyo na iba yung kukuha, sige. Paniniwalaan ko yung pinagsasabi mong ungas ka. Ano yan? Yan po yung comment niya kung ba't daw po siya naiiyak. Ungas ka! May paiyak-iyak ka pa. Tayo na, ginagawa mo pa kaming masama rin eh. Ginagawa mo pa kaming masama. Kung di ka ba namang gagot kalahati eh. Gagawin mo pa kaming masama dito? Hindi ka nga kasali, disqualified ka nga, isinali kita dahil natuwa ako sa kanta mo. Oh. Ngayon, tumawag ka. Kinausap mo ako. Sabi mo, nasa ibang bansa ka. Ano sabi ko sa'yo? Sige, ikaw ang nagsabi, after lockdown, kukunin mo, baka pwede po sir. Imbis na Monday to Friday lang, dahil nga I put you into consideration, sige, after lockdown, pumayag kami. Yung pera mo nandun kay Bricks. Bricks, nasa iyo yung pera nito, di ba? Oh. Dahil wala na ho sa akin. Nung linggo pa, nung May 11, inirelease ko na ho. Nag-guess nyo? After lockdown, nakiusap ka sa akin, pumayag ako. Di walang problema. Ngayon, may paiyak-iyak ka dyan. Di gunggung ka. Di ba? Bibigyan pa rin kita ng consideration. Ipakuha mo sa nanay mo o sa kapatid mo with your authorization at dalawang valid ID na pirmado mo. Yan. Ibibigay ko pa rin. Pero yung sasabihin mong ibigay namin sa ibang tao at kung sino-sinong taong hindi namin kilala, abay, luko ka. Kaya itigilan mo yung paiyak-iyak mo na yun. Ungas ka. Hindi maganda yung ginagawa mo. Nakakasira ka ng tao. Desisyon ko kung saan ko ibibigay ito. Napag-desisyonan ko ibigay ko sa'yo. Ngayon sana, huwag ka naman paiyak-iyak dyan. Para abnormal na to. Maaasar mo pa ako eh. Imbis na ang tinutinu ng araw natin eh. Di ba? Ungas na to. Yung susunod na rap contest na kalahating milyon ng premyo, huwag pong isasali yan. Disqualified agad yan. Tsaka sasalain po natin mabuti bago po. Kasi mahirap po yung mga ganito, ma-issue. Hindi mo na makipag-usap na maayos. Hindi, dapat wala na tayong karapatan doon. Binigyan natin sila ng araw. Kunin nila Monday to Friday. Pagkasabi ko, lahat ng mga singer, nasa baba. Nagkantahan pa rito. Tinanggap yung premyo nila. Ngayon ito, biglang tumawag at nasa ibang bansa daw siya. Boss, baka pwede after lockdown na lang, nakikiusap ako. Dapat disqualified na, di ba? Pero dahil nga, generous tayo eh. Ayun. Pinagbigyan natin after lockdown. Ang hindi lang maganda, naglalabas pa ng video ganyan na parang nangyayari. Tayo pa yung masama. Di ba? Kala tuloy ng mga tao, hindi binigay yung premyo niya. Ganon. Problema niya yan. Tama na, hanggang doon na lang yung ano. Sabi nito ni Mami Elizabeth Oropesa, sabi niya, hanip naman tong Jereya na to. May background music pa yung paiyak-iyak ng ungas. Ay, ungas ho talaga, Mami. Ay, kaya saan nyo tignan? Jereya, magbago ka. Bago pa.
Hindi ka pa sumisikat, baka masira ka na. Ah. Sabi ng mga ano, bigay na lang daw sa iba. Hindi nga, yun naman talaga. Yun naman talaga plano eh, di ba? Sabi ko, kapag hindi mo tunak, eto ha, nagdating ka na yung mga rapper, binigay natin premyo. Asa ka ako yung Jireya? Wala. Nasa ibang bansa. O, ako, nasa ibang bansa ka, ibibigay natin to doon sa mga ibang rapper na hindi nanalo. Hahati-hatiin natin natin pa 5,000. Nakiusap siya. Boss, after lockdown na lang, uuwi ako, kukunin ko. O, eto na yung decision ko. Bibigyan kita, nanay mo or kapatid mo, anong araw ngayon? Wednesday, May 13. Bibigyan kita hanggang May 20. Kung hindi ikaw, nanay mo, kapatid mo, may dalang-dalawang ID mo na may authorization letter mo. Ayan, ha? Puta, ang hirap nito. Pero pag bibigyan ko, pare, para lang makuha niya. Ngayon, pag hindi mo nakuha, after May 30, lahat ng mga rapper at nababa, hati-hatiin nyo yung 30,000, ipamigay nyo sa kanila. Ipatawag nyo rito yung mga rapper, bigyan nyo ng tigpa 5,000, hati-hatiin nyo yung mga in-ranking. So, anim na rapper pa mabibigyan ng tigpa 5,000. Ungas to eh. Puta talaga naman yung pag-iyak niya, may background music pa. Abnormal lang. Ano yan? Para sabihin mo kami na hindi nagbibigay, sunugin kita ng pera eh. Di ganon. Mali yung ganyang gawain, Brad. Hindi yan maganda. Galawan mo. Galawang ano eh. Hindi ko maintindihan kung galawang budol o galawang scammer katulad ng mga basher dito. Kayo-kayo, pare-parehas na scammer eh. Ah. Bakit? Ito mga basher na to. Eh, ito yung mga tunay na nangi-scam ng financier. Ah. Paano na? Vlogger ba yan? Rapper. Rapper daw, rapper. Hindi. Kaya mo na. Ano yan eh? Hindi naman siguro. Kaya lang, may paiyak-iyak pa siguro na ano. Hindi ko lang nagustuhan yung una, hindi ka sumali, isinali kita dahil natuwa ako sa kanta mo. Lahat ng consideration ibinigay ko sa'yo. Yan po yung tinatanggal ko eh. Sabi mo, hindi, isama mo yan. Actually, tinatanggal ka eh. Hindi ka kasali, pero sabi ko, isama mo yan. Ngayon, nung nandito rin yung mga rapper, kinuha yung premyo, ikaw lang ang wala. Yung pala, nandiyan ka sa ibang bansa. Ang desisyon ko ng araw na yun, ipamigay sa mga iba pang rapper. Sabi mo, after lockdown, kukunin mo. Sige, pumayag ako. Tapos ang usapan. Tapos ngayon, maglalabas ka ng ganyang video, may paiyak-iyak ka pa. Ay, kupal ka. Abnormal ka. Ala ka kwenta. Diba? Oo. May pagkagago rin pala yan. Jireya na yan eh. Abnormal yan po. Nakaka-bad trip. Oo. Diba? Oo. Ngayon, ganito. Bibigyan pa rin kita ng consideration. Hanggang May 20, kunin mo. Andito lang. Nakay Mr. Daba yung pera mo. Okay? Paano mo makukuha? O utusan mo nanay mo, utusan mo tatay mo, o kapatid mo, magpadala ka ng dalawang ID mo, authorization letter, pirmahan mo. Pagka hindi, forfeited yung ano mo. At hindi ka na pwede sumali kahit sa anong pa-contest ko next time. Abnormal ka. Tama na yun. Yun na lang ang oras ko sa kanya.